Come with me. Illuvium was always more than a dream. And you'll be. It was our calling. In a world of your imagination. If only they knew the truth. Scans indicate a dead planet. But I can feel it. This is Illuvium. Find me, child. Activate scouting vessel. And show our people who you truly are. She won't decide our fate. Forgot to charge again, huh? Just landed. Will you retreat to safety, facing paradise? Or will you follow me and fulfill your purpose? We'll find her soon. There's no way off this island. All we do is blindly follow orders. I need to know how this ends. Kumusta mga kagacha? Welcome back sa Illuvium. Grabe yung trailer na yun mga kagacha. So, malapit na. July 25th. Pero before natin pag-usapan yung trailer or yung siguro lore or story ng game, pag-usapan natin yung version ng Illuvium ngayon before mag-July 25th, which is nasa open testnet version tayo before siya maging mainnet. So, dito sa testnet version, pag-usapan natin paano nga ba tayo kikita habang nasa testnet version. So dito mga kagacha, may dalawang paraan kasi ngayon para kumita sa game kahit hindi pa siya open mainnet. Yung isang paraan mga kagacha na exciting para sa akin na kaya ko siya nilalaro ngayon yung Illuvium dahil meron siyang tinatawag na ito, Illuvial Hunter Series. Itong Illuvial Hunter Series na to, nag-start to mula June 1 hanggang June 30. So may isang buwan tayo para i-accomplish yung kung ano yung mga nakalista dito. Itong mga to mga kagacha, kailangan lang natin laruin yung game tapos hulihin itong mga Illuvial na to. So kailangan hulihin na hindi pwedeng galing siya sa Fusion or bilihin sa marketplace. Kailangan hulihin talaga siya sa paglalaro sa overworld. So yun yung unang paraan para kumita tayo dito sa game. Imagine niyo mga kagacha, no? Sa tuwing huhulihin nyo yung mga Illuvial na to, magkakaroon kayo ng isang raffle ticket. Halimbawa, Ophisto na huli nyo, isang raffle ticket yon. So nakahuli ulit kayo ng isa pang Ophisto, another raffle ticket. Ibig sabihin, tumataas yung chances nyo na manalo sa raffle pagdating ng draw. So ano ba yung mangyayari? Ano ba yung pwedeng mapanalunan? So ito mga kagacha, no? Pag ikaw yung isang winner, ito kasi isa lang yung pwedeng maging winner ng raffle na to, 150 ILV. Pag Blaze Knight naman yung nahuli mo, dalawa lang yung iraraffle nila dyan, 62.5 ILV reward. So dito sa Malura, 5 winners, tapos dito sa Sampu, 25, 30. So overall, 73 winners lahat mga kagacha. Kung lahat ito i-add natin yung mga pwedeng manalo, 73 winners. So roughly ngayon, naglalaro na sa 10,000 players. So konti lang yung pwedeng manalo. So isang paraan lang to, swertihan lang dito mga kagacha. Ang isang ILV kasi ngayon as of the recording of this video nasa $90 isa. So kulang-kulang sa pesos is nasa 4,500 pesos. Ibig sabihin kahit ito lang mahuli mo yung pinakang common na Illuvial tier 0, meron ka ng roughly 5,000 pesos kasi nga 1.25 ILV yung pwede mong mapanalunan. So ayun mga kagacha, no, makachamba ka lang ng isa dyan, yung pinakang lowest yung mapanalunan mo, 5,000 pesos. What more kung ito yung mga makuha mo, no mga kagacha. Ito life changing na tong dalawang to.
Blaze Knight Office to. Itong 150 ILV, almost 200,000 plus yan, mga kagacha. Sa peso, ha, 200,000 plus. So, ayan, mga kagacha, laruin nyo lang yung game. Try nyo mahuli to mga illuvial na nandito. Magkaroon kayo na mas maraming raffle ticket. Yung isang paraan naman para kumita rin sa game na to is through airdrop rewards. So, meron kasi sa airdrop rewards, mga kagacha, nag-allocate sila ng reward na marireceive ng mga player na naglalaro ngayon before maging open mainnet. So, na-discuss ko na yung airdrop rewards sa mga previous video. Ito yung makukuha nating mga ILV mula dun sa ILV pool na inallocate nila para sa testnet version. And para tumaas yung ating makukuhang reward dun sa pool, meron tayong mga kailangan gawin. So, yung isa, which is yung pinakamadali, laruin nyo lang yung game. So, parang every hour nag-a-accumulate yan ng points. At kapag mas matagal ka naglalaro, tumataas yung points mo at mas malaki yung makukuha mong part dun sa reward pool. Bukod dun, mga kagacha, itong airdrop rewards na nakikita nyo sa screen, ito kasi nilalagyan ko ng palatandaan yung mga illuvial na nahuli ko na. Ayan. Kada mahuli nyo kasing illuvial, may katumbas na points yan pag na-kompleto nyo yung set niya. Halimbawa, itong Ramfire set, yung Pterodactyl set, no, nahuli nyo yung stage 1 version niya, stage 2 at saka stage 3. Or ito, kahit hindi nyo nahuli, kahit na fusion nyo lang, or kahit basta nasa wallet nyo, nasa passport wallet nyo, or in-game wallet, na-kompleto nyo yung tatlo, meron na kayong 4,000 points. So, the more na kinukompleto nyo yung illuvial set, yung mga set na yan, dumadami yung points nyo, mas lumalaki yung part na makukuha nyo dun sa reward pool. Kung gusto nyo naman kompletohin lahat, itong mga illuvial na to, medyo marami rin to, merong additional 10,000 points pag kinumpleto nyo lahat ng illuvial na yan. So, dapat meron yan sa inyong wallet, nag-iisang copy. Pagdating ng snapshot at na-detect na lahat ng illuvial na to nasa wallet nyo, may additional 10,000 points kayo. Pag tier 5 illuvial lang yung target nyo, which is ako, ito yung ginagawa ko personally, hinuhuli ko lang lahat ng tier 5. Pag nakompleto nyo yung buong tier 5 set na yan, nahuli nyo yung Pterodactyl, Elk, Beetle, Pistol Shrimp, Squid, Terror Bird, yung mga tier 5 na yan, may additional kayong 15,000 points and completion bonus 15,000 points, tapos plus yung tag for 4,000 pa per set. So, ganun din sa tier 4, mas maliit nga lang, completion bonus plus 2,400 pag nakompleto nyo yung buong tier 4. So, yun lang, gawin nyo mga kagacha, no? Huwag nyo na masyado i-compute yan, basta ang mahalaga, kompletuhin nyo yung illuvial or mag-focus kayo sa tier 5 and siguro sa tier 4, pero ako mas pinofocus ko talaga yung lahat ng shards ko pang huli sa tier 5. So, bigyan ko lang kayo ng tip kung ano yung ginagawa ko sa mismong game. So, dito mga kagacha sa mismong game, ayan, nirecord ko na. Pwede nyong ma-acquire yung mga illuvial sa pamamagitan ng pag-fusion. So, ang gagawin nyo lang, pag meron kayong magkakaparehong tatlong illuvial, pa-level upin nyo ng konti. Pag nakuha na yung requirement points, pwede na silang i-fusion together. Ayan. Ayan. So, ganyan lang. Iyon. So, itong paraan na to para makuha natin yung higher stages ng mga illuvial. Mas mabilis natin mapuno yung collection at the same time, maparami natin yung mga higher stage version nila. So, ito, ginagamit ko tong illuvial na to kaya finusion ko, although hindi naman to higher tier illuvial. And lastly, mga kagacha, ito, tip lang din para mas mapabilis yung pagpa-farm nyo sa overworld ng mga illuvial. Ginagamit kong drone yung may stun, ayan. Pag na-stun kasi sila, mas madali silang tirahin ng weapon natin. So, gamit kong weapon yung sword, tapos mataas kasi yung damage ng homing. So, ayan, halos mapapatay agad sila. Nasa stage 3 tayo. So, mabilis lang sila makapture. Halos hindi na sila nakakatakbo. Minsan, pag natsambahan mo na maganda yung position, hindi kagaya ng pataas, tatalon pa ako. Pero minsan, natsambahan mo na madali yung target, hindi na halos nakakatakbo kasi may stun sila tapos mararatrat mo ng homing. Wala na, halos natitirang buhay. Tapos konting tira na lang ng ordinaryong pistol. Wala na, tapos na kaagad. So, nasa stage 3 na ako nag-farm. And pakita ko lang yung mga plants na madalas pina-farm ko, mga kagacha. Ayan. So, yung plant na yan, mga kagacha, ito yung ifa-farm nyo kapag yung binubuo nyo yung deck is halos mga Scion or gumagamit ng Omega. Ito yung pinakakailangan na plant. Ayan. So, pag nakikita nyo yan, tapos ganun yung deck nyo, puro halos nagre-rely sa Omega, ito yung maganda. Kapag attack and attack speed naman, ito lagi yung hinahanap kong plant, which is pinaka-favorite ko sa lahat. Yung binibigay nito na fruit, etong rare gumbo drop, ayan.
mataas yung attack and attack speed na binibigay niyan. So kung yung deck niyo mga fighter, mga rogue, ito yung best plan na ipa-farm niyo. And then lastly naman, kapag kailangan niyo ng additional health sa mga tank, ito yung plant na hanapin niyo. Yan, yung parang may antenna sa taas. So yung tatlong plant na yan mga kagacha, halos yan lang lagi yung ipa-farm nyo kasi kailangan nyo ng tank, makunat, tapos yung sa DPS depende kung ano yung nasa deck nyo, either dun sa dalawang plant. Yung other plants pwede nyo rin i-farm pero para sa akin medyo sayang yung energy kasi ito lang din halos yung ginagamit ko talaga sa battle, yung tatlong yan. And then from time to time pag swerte kayo makaka-encounter kayo ng mga ganitong deposit, ano siya no, puro... Ano yung laman niya? Shards. Ayan o. Na-harvest ko pa lahat yan kahit ganyan nali energy ko. Diba? 0055. Ang ginawa ko niyan, nilagyan ko ng teleportation dito sa tabi niya. Kasi ano, nagka-countdown na 4 minutes na lang eh. Yung mga location ng mga additional energy, nakalimutan ko yung term niya. Basta nagbibigay ng additional energy, binalikan ko. Tapos pag nakukuha ko siya, nagtitipi ako dito. Tapos... mag-harvest ulit ako ng deposit, tapos pupuntahan ko ulit yung additional energy. TTP ulit ako dito hanggang sa nakuha ko siya lahat. So, maraming ano yan, shards yung nakuha ko dyan. And lastly, mga kagacha, may dalawang version yung Illuvium. So, Illuvium black and white at saka colored. So, itong black and white, ito yung may ethereal illuvial. Ito naman yung full colored lahat ng illuvial. Ang pagkakaiba niyan, mga kagacha, although lahat naman ng... progress mo sa game, nag-share yung dalawang yan. So, kahit ano yung i-open mo dyan, parehong-pareho sila ng progress at saka yung setup mo, hindi magbabago. So, parang iisang account lang yung ginagamit niyan. Pero may pagkakaiba kasi sa version nito. Itong sa Illuvium testnet version, may mga illuvial dyan na ethereal sa encounter na hindi nyo pwedeng hulihin. Tinetesting kasi yung mechanics na yun. Dito naman sa colored, lahat ng ibabattle nyong illuvial after ng battle, pwede nyong hulihin. So sa ngayon, dito ako naglalaro sa main illuvial version yung colored kasi marami tayong illuvial na kailang hulihin. So mas marami option na makapture ko yung mga illuvial na yon. Dito kasi sa ethereal version, mas rare yung mga illuvial. Parang mas mahirap hanapin kasi nga limited lang yung pwede mong makapture pag nilabanan mo yung isang encounter. Although pagdating ng main net, nagkaroon kasi sila ng poll dun sa Discord kung ano yung mas magandang version. Mas pipiliin ko yung ganitong version. Yung gray. Kasi mas rare yung mga illuvial dito eh. Kumbaga mas may control sila na medyo maging challenging yung battle kasi hindi mo pwedeng hulihin yung ibang illuvial. And yung tatlong available illuvial lang yung pwede mong hulihin. At saka yung napansin ko sa pagkakaiba ng version na to. Dito sa main illuvium yung colored, lahat ng tumatakbong illuvial sa overworld, yung mga nakikita ko puro tier 1. Tapos kapag iniscan mo yung illuvial na yun, minsan kahit tier 1 lang yun, may makasama silang mga tier 5. Ang dami pa lang tier 5. So, kailangan mong i-scan lahat ng illuvial. Dito sa black and white version, kapag may ramfire dun sa encounter at yun yung pwedeng hulihin, ramfire mismo yung makikita mong tumatakbo dun sa overworld. So, ma-identify mo kaagad kahit hindi mo pa ini-scan. Ay, may ramfire dito na pwedeng hulihin. Kita mo kaagad kasi tumatakbo mismo si ramfire, hindi yung tier 1 illuvial lang. Dito kasi puro tier 1 lang nakikita ko halos tumatakbo, tas lahat talaga kailangan mong iscan kasi minsan may kasama silang higher tier illuvial. Dito, ma-identify mo na kaagad kung may higher tier illuvial na pwedeng hulihin kasi yun mismo yung makikita mo tumatakbo sa overworld, yung highest tier illuvial na pwedeng hulihin sa encounter na yun. So yun yung nakikita ko. Mas madaling mag-explore dito kasi pag may nakita kang mga illuvial, puro tier 1 lang nakikita mo, eh pwede mong ignore kasi kung hindi naman yung hulihin mo. So hindi mo kailangan iscan lahat. Yun lang naman yung napansin ko sa dalawang version nito. Anyways, yun lang naman mga kagacha. Ito, nasa Twitter tayo. So ito yung isa sa latest post nila pagdating sa Overworld Arena and Zero. Ito yung mga additional features na ilalabas nila. Pero hindi ko to didiscuss sa video ngayon, pero ito yung ginamit kong thumbnail. So yun lang naman mga kagacha yung mga paraan para mas mag-improve yung rewards natin after ng testnet version. Hopefully nakatulong tong video na to. At kung mahilig kayo sa Illuvium at nilalaro yung Illuvium, don't forget to subscribe for more Illuvium content. So yun lang, enjoy your games and see you on the next video.